Good evening, Mr. Marcos. Good evening. Ang tanong ko po ay ito, ang nabanggit niyo po ang phrase na New World Order, na sa tingin niyo ay maaaring mangyari pagkatapos ng peace treaty between Ukraine and Russia, and you see that the world will be restructured around a new framework. Base sa world population history, wala raw kakayahan ng ating mundo pagdating sa likas na yaman. Nasuportahan ang kasalukuyang paglaki ng populasyon at ang bilis ng paggamit nito sa lalikasan. Tama. Totoo naman. Mayroong di umano limita ang mundo sa masusuportahan itong bilang ng tao. Ayan ang mga utol. Ibig sabihin, kung totoo man ito, hindi ko naman pinabubulaanan at hindi ko rin pinatototohanan. Kung totoo itong sekretong society na ito, itong grupo na ito na gustong itatag yung New World Order, ang gusto nila makontrol yung mundo and mawala na yung pagkagutom, mauwi sa kapayapaan dahil nga gagamit na ng one world policy, no? Isang ruler na lamang, which is sila syempre. So, dahil doon, feeling ko magkakaroon ng antas sa mga tao. At kung yung mga napapanood nyo, hindi yun imposible na parang i-outcast yung mga mahihinang klase, yung mga hindi kasali sa lipunan, i-outcast nila, no? O worst comes to worst, lilipuli na lamang. O, ayon pa sa aking impormasyon na kalap, no? Ito yung mga impormasyon lamang, hindi ko rin pinapatotohan. 80% ang plano nila. 80% ng population ng mundo ay aalisin sa para maging sustainable yung ating mundo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas, alamin natin. Naniniwala ba kayo, mga utol, na may isang sikretong grupo na nagnanais itayo ang tinatawag na New World Order? Ano nga ba ang New World Order? Sa mabilis lamang na paliwanag, ito po yung isang sistema kung saan may iisang gobyerno na lang sa buong mundo. Sa madalit sabi, yung buong mundo ay kinokontrol lamang ng iilang tao. Wala ng mga bansa-bansa, wala ng language barrier, may isang salitang ginagamit ang buong mundo, may isang currency na ginagamit, wala na yung dollar, wala na yung peso, iisa lamang ang ginagamit sa buong mundo. Sa madalit sabi, yung buong mundo natin, buong kalupaan, ay pinapalakad ng iilang mga tao lamang. Okay, yan po ay mawang mga teorya lamang, ngunit sinasabi ko ay hindi po imposibleng pwedeng mangyari. Okay, so alamin na natin itong tinatawag na New World Order. Okay, game na mga utol. At mamaya may isisingit akong mga bagay-bagay na pwedeng mapagpaisip sa inyo kung may katotohanan nga ba ang mga bagay na ito. Game na. At teka lang ha, ito'y mula kay Pinoy Mystery Channel ha. Ito pala ang pasimuno ng New World Order. At mamaya yung pruweba na pati si BBM ay naniniwala sa New World Order. May kinalaman rin ba o may nasusulat din ba sa Biblia tungkol dito? Aalamin natin. Totoo ba na sobra na sa dami ang populasyon ng mundo na hindi na ito kayang suportahan ng kalikasan? Tama. Mayroong naniniwala na dahil sa sobra-sobra na ang dami ng tao sa daigdig, ang mga likas na yaman ng mga bansa ay unti-unti nang nawawasak at nauubos. Kaya marami ang nagtatanong kung sapat ba ang likas na yaman ng bansang Pilipinas upang suportahan ang populasyon dito. O marahil, katulad din ng ibang nasyon, ang ating kalikasan ay malapit ng maubos. Yung scarcity, mga utol, no? Ayon sa mga conspiracy theorists, ang mga elites ay nag-umpisa ng lutasin ang problemang ito sa pamamagitan ng mga virus, lindol, bagyo at iba pa. Nadulot hindi ng natural na elemento, kung di dahil gawa ito
ng tao. Oo, mga utol, yung secret society, no? Iisipin nyo na lang yung nakaraang pandemya. Okay? Ano ba yun? Negosyo? Pero palagay ko, aking teorya lamang, ha? Parang gumawa sila ng isang virus na lilipol sa mga ilang mga tao, no? Para mabawasan ang ating populasyon. So, marami ng mga pelikula at mga series na na lumabas dito. Naalala, kung napanood nyo sa Netflix yung 3%. Kung hindi pa, panoorin nyo. Parang may kinalaman ito dito, no? Ayan, yung secret society. Pero hindi natin pinapapatotohanan, mga utol. Mga conspiracy theory ito na may mga top elites na mga tao, yung mga global na makakapangyarihan at well-connected na mga tao na siyang kumokontrol ng mundo at gusto nila yung New World Order na mangyari. Okay, tuloy na natin. Ang tanong, totoo ba? Pinoy Mystery Channel. Napakarami na lumabas sino na balita. Sino ba ang nabanggit ng mga elites? Ayon sa Independent, ang masikretong grupo ng Bilderberg na nagpupulong taon-taon ay binubuo ng mga elitista, mga negosyante, politiko, mga namumuhunan at titulado mula sa Amerika at sa Europa. Marami ang nag-iinala na ang mga ito ang nagpaplano ng isang pandaigdigang gobyerno na susuporta sa kanilang layunin. Ano ang layunin ng grupo? Katulad ng lahat ng may kapangyarihan, natural lang na ang mga miyembro nito ay may hangad na karagdagang impluensya upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at masiguro ang pagtataguyod ng kanilang kayamanan. Kaya kung ang kalikasan ay lubos ang mauubos, ito ay magiging hadlang sa pagpasa ng kapangyarihan sa mga susunod na henerasyon ng mga nito. Isang panayam ng Independent sa miyembro ng Bilderberg ang nagsabi, "To say we were striving for a one-world government is exaggerated, but not wholly unfair. Those of us in Bilderberg felt we couldn't go on forever fighting one another for nothing and killing people and rendering millions homeless. So we felt that a single community throughout the world would be a good thing." Ano man ang ibig sabihin ng pahayag na ito, ay maaari magdulot ng pagkamangha at pangingilabot, sapagkat masasabi na ito ay isang pag-amin na rin sa tunay na layunin ng grupong Bilderberg. Ano ang kinalaman ng grupong ito sa United Nations? Kung susuriin, ang United Nations ay binubuo ng mga negosyante, politiko, mga namumuhunan, mga titulado at akademya. Sa madaling salita, marahil ang mga miyembro ng United Nations ay mga elitista rin. Kaya mayroong nagsasabi na ang mga nagaganap na sakuna sa kasalukuyan ay pangitain na nagsimula nang ipatupad ang layunin ng mga nito sa tinaguriang Agenda 21. Ano ito? Ano ang Agenda 21? Ito ay isang malawakang plano ng United Nations base sa ulat ng Our Common Future na ipapatupad ngayong 21st century upang lutasin ang napipintong problema ng sanlibutan hinggil sa paglaki ng populasyon at ang epekto nito sa likas na yaman ng daigdig. Ayon sa ulat ng Our Common Future, sa 18 pahina, maraming bahagi ng daigdig ang hindi na kayang suportahan ang sobrang bilis na paglaki ng populasyon nito. Bukod doon, nawawala na ng pag-asa ang mga mamamayan na magkaroon ng pag-unlad sa pabahay,
kalusugan, pagkain, at pagkukuhanan ng kuryente. Base din sa ulat, hindi na diyuman na sapat ang pinagkukunang yaman ng lahat ng bansa upang suportahan ang mga mamamayan nito. Base sa World Population History, wala raw kakayahan ng ating mundo pagdating sa likas na yaman na suportahan ang kasalukuyang paglaki ng populasyon at ang bilis ng paggamit nito sa kalikasan. Tama, totoo naman. Mayroong di umano limita ang mundo sa masusuportahan itong bilang ng tao. Ayan ang mga utol. Ibig sabihin, kung totoo man ito, hindi ko naman pinabubulaanan at hindi ko rin pinatototohanan. Kung totoo itong sekretong society na ito, itong grupo na ito na gustong itatag yung New World Order, ang gusto nila makontrol yung mundo and mawala na yung pagkagutom, mawala, mauwi sa kapayapaan dahil nga gagamit na ng one world policy, no? Isang ruler na lamang, which is sila syempre. So, dahil doon, feeling ko magkakaroon ng antas sa mga tao. At kung yung mga napapanood nyo, hindi yun imposible na parang i-outcast yung mga mahihinang klase, yung mga hindi kasali sa lipunan, i-outcast nila, no? O worst comes to worst, lilipuli na lamang. O, ayon pa sa aking impormasyon na kalap, no? Ito'y mga impormasyon lamang, hindi ko rin pinapatotohan. 80% ang plano nila. 80% ng population ng mundo ay aalisin sa para maging sustainable yung ating mundo. So one world order. Pero ang pakay nila o ang layunin nila ay maging mapayapa ang mundo, wala nang gulo, walang magugutom, ganun yung layunin nila. Mabuhay yung mundo, maging sustainable yung mundo para sa mga tao na nakatira dito. Ngunit dahil overpopulated tayo, kailangang bawasin ang karamihan. Yun yung ayon sa mga conspiracy, mga teorya na aking nabasa, mga utol. Pero hindi ko po yung pinapatotohanan. Pero mismo, eto ang puntahan natin, si President Bongbong Marcos ay naniniwala sa New World Order. Okay? So, painggan lang natin to sandali, mga utol, ha? Game na. Good evening, Mr. Marcos. Good evening. Ang tanong ko po ay ito, ang nabanggit niyo po ang phrase na New World Order, na sa tingin niyo ay maaaring mangyari pagkatapos ng peace treaty between Ukraine and Russia. And you see that the world will be restructured around a new framework. It is viewed, the peace treaty that we hope will come, it depends on how it is viewed by the local domestic political scenarios in Russia itself. That whatever the reaction will be to Putin will fix one of the variables in the geopolitical new world order. So we still have to wait to see what happens. I'm sure China is waiting with bated breath to see what's going to happen here. What is the effect to Tehran, to Iran? What's the effect? How does it change their thinking in Beijing? How does it change the thinking in Washington, D.C.? These are the big players. These are the people we have to deal with. So yes, it's that. I wish I could give you a categorical answer, but until we know exactly what that peace treaty will contain, it's very difficult. And to know what will happen after that in Russia, how will the power structure change? Will Putin be removed? Will he still maintain his position? All of these things are going to play a part in what it will look like after that peace agreement. Ayan, mga utol, narinig nyo naman mula sa bibig ni President Bongbong Marcos. Pero posible kasi na, mga utol, yun nangyayari mga sigalot ngayon. Posible sinasabi ko, na pinag-usapan na nila ito. Diba? Pwedeng ito'y dulot lamang ng isang negosyo.
pwedeng ito'y dahil gusto nga nilang bawasan ang populasyon. Kasi kung ano ha, posible lamang ito mga sinasabi, mga posibilidad. May mga, kumbaga, may mga lohika behind dito, no? Kung iisipin mong mabuti, pwedeng ito'y pinapatakbo lamang nitong sinasabing secret society. So, sige, maggera tayo dyan. Sige, ganyan-ganyan. So, lahat ng mangyayari at nangyayari ngayon, eh pwedeng hawak nila o base yon sa kagustuhan nila. Kasi sila yung mga elite people, yung tinatawag na 1%, top 1%, na pwede na nila talagang makontrol ang buong mundo. At basically, kung iisipin mabuti, eh hawak talaga nila yan. Including yung mga leaders ng buong mundo. Okay? So, pwede talaga nilang magawa itong one world government na tinatawag. Ang tanong, payag ba kayo o may posibilidad nga ba yan? Pakicomment na lang at ituloy na natin ito mga utol. Game na. Illuminati lumalabas mga utol, no? Subscribe, Pinoy Mystery Channel. At nakalagay nga ba ito sa Biblia? Titingnan rin natin. Agenda 21. Kung papaano lulutasin ang problemang ito ay ang pangunahing layunin ng Agenda 21. Papaano ito lulutasin? Maraming nagsasabi na ang one-child policy ng bansang China ay isang solusyon kung ito ay may patutupad sa lahat ng bansa. Katulad ng India, na may sobra sa 1,300,000,000 ang mga mamamayan. Sa Amerika, mayroong sobra sa 300,000,000 ang populasyon. At sa bansang Pilipinas, mayroong sobra sa 100,000,000 katao ang mga naninirahan dito. Ayon sa CBC, ang one-child policy ng bansang China ay pinatupad noong taong 1979 upang limitahan ang lumalaking populasyon nito na nooy may bilang na humigit kumulang 986 million. Subalit nung nagpas siya ang komunistang bansa sa taong 2015 na itigil ito, umasa ang marami na nagtagumpay ang layunin ng policy. Subalit sa ikinagulat ng buong mundo, nang matapos ang one-child policy, halos na doble ang populasyon ng bansa. Naopo. Batay sa population pyramid, noong taong 2015, pagkatapos ng one-child policy, ang bansang China ay mayroong 1.4 billion na mga mamamayan. Paano ito nangyari? Maraming hinala at maraming haka-haka. Marahil ang tunay na dahilan ay hindi na importante sa ngayon. Ang mahalaga ay kahit anong pigil ng gobyerno, komunista man o hindi, sa natural na proseso ng pag-aanak ng isa, ito ay hindi magtatagumpay. Kung iisipin, may patupad kaya ang one-child policy sa ibang bansa, katulad ng India, kung saan ang gobyerno ay mahina sa pamamahala, o sa Amerika, kung saan magilas ang mga aktivista ng human rights movement, o sa Pilipinas. Samantala, ang sakuna dulot ng overpopulation ay patuloy na nag-aasik ng lagim. Ang sabi ng World Health Organization, noong taong 2018, ang tagutom ng mga mamamayan ay lumalaganap pa rin. Paglipas ng isang taon, sa 2019, ito pa rin ang ulat ng World Health Organization. Hindi pa rin bumababa ang bilang ng mga mamamayan na nakararanas ng tagutom. Mga ulat na nagpapahiwatig na wala nang marangal na solusyon para pigilin ang overpopulation. Totoo mga utol, halos 10 to 20% ang nagugutom sa buong mundo. Gaano kadami yan mga utol, di ba? Ano ang solusyon dito sa overpopulation? Palagay ko lamang, isa sa mga solusyon nila yung mga pandemya, no? Na pagbawas ng mga tao. Ako, naiisip ko yun. Ewan ko ha, kung sumasang-ayon kayo sa akin, pero palagay ko, ako ha, sa aking palagay, ay meron talagang secret society
na siyang kumokontrol o gustong kumontrol ng buong mundo. Maganda ang layunin nila in a way, 'di ba? Kasi mawawala yung matutuloy yung kapayapaan, wala na magugutom kasi makokontrol nga eh one government. Ngunit magkakaroon ng antas ang mga tao. Hindi yan mawawala. May mga outcast at ma-outcast dyan. Okay? Kung wala ka sa working class, tanggal ka talaga. Talagang tapon ka. Baka nga nasa other side of the world ka, no? Na hindi kayo mga kabilang sa tinatawag na mga mamamayan ng mundo. Parang ganon, no? Kasi marami na rin lumabas na mga palabas na ganon. Mga utol, pero gusto ko malaman ang inyong komento, hinggil dito, pa-comment na lang. At eto nga pala. Bago tayo magpatuloy, nakalagay ba yan sa Biblia? Ha? Ayan mga utol. Mula sa Revelasyon 13:7-9. Ayan ha. 7-9. Sana makita nyo na mabuti. No? Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos. At binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Oh. Sasamba sa kanya lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, bago palikhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y pag-aari ng korderong pinatay. O ayan mga utol, nakasulat din mismo sa Revelasyon. Ako po'y walang, at eto nga pala, karagdagan pang impormasyon sa New World Order na tinatawag, magkakaroon ng one religion. Okay? One government, one religion, one language. Okay? Yan yung mga ano eh. One government, one religion, one language, and one currency. Yan yung unang apat na saklaw. Okay? Sa madalit sabi nga, iisang galaw na yung buong mundo. Wala nang pagkakahiwalay-hiwalay dahil yung etnikong pamamaraan, yung pananalita, aalisin yun mga utol. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Tuloy na natin to, ha? Dito nag-umpisa ang hinala hinggil sa nakagigimbal na layunin ng Agenda 21. Babawasin nila mga tao? Subalit mayroon ding mga nasa pamahalaan na nakakaalam ng katotohanan ang nagpahayag ng kanilang pagtutong. Ayon sa ulat ng The Guardian, noong taong 2016, isang senador sa bansang Australia ang nagpahayag ng kanyang pagtutol sa Agenda 21. Na ito di umano ay palihim na ipinatutupad ng maraming pamahalaan na nagpapanggap bilang isang biodiversity. Pero ang totoo ay pagnanakaw ng karapatan sa lupa at nagpapanggap bilang sustainability. Pero sa katunayan, ito ay pagkontrol sa tao at sa klima ng daigdig. Ano ang resulta sa pagtutol? Noong taong 2019, nagisna ng buong mundo ang pinakamalaking sunog na naganap sa bansa ng Australia. Ayon sa The Verge, nagpahayag ang gobyerno sa bansa na ito ay nasa state of emergency noong buwan ng Nobyembre taong 2019 at ilang linggo hindi humupay ang apoy. Pagkatapos ng sakuna, sobra sa 10 milyong hektaryang sukat ng nasunog sa bansa. Grabe kalaki yan. Ganong kalaki ito? 10 milyong hektarya? Halos kasing laki ng isla ng Luzon sa Pilipinas. At mas malaki pa sa bansang South Korea. Grabe. At halos doble ng laki kumpara sa sunog sa Amazon. Dahil dito kumalat sa social media ang paniniwala na ang sunog sa bansa ay may ugnay sa Agenda 21. Subalit mahirap itong patunayan. Tama. Sa kasalukuyan, marami ang nagsasabi na ang karamdaman na pumeste sa buong mundo na pumapatay ngayon sa libu-libong katao at nagdulot ng pagsasara ng maraming nasyon at ng Metro Manila sa Pilipinas ay mayroong ding kinalaman sa depopulation ng Agenda 21. Anong masasabi nyo dyan mga utol? Depopulation, no? Pag-ubos, no? Pagbabawas ng populasyon sa mundo dahil nga overpopulated na ang mundo at dahil doon nasisira na ang ating mundo. Para maging sustainable, kailangan bawasan ang mga nakatira dito.
Isa na yon sa mga hakbangin, pero lahat po ito ay teorya labang. Ngayon ang tanong, naniniwala po ba kayo sa grupo o sa secret society na gustong itatag ang New World Order? Pa-comment na lang yan. Hanggang doon lang muna, hindi natin pinapatotohanan at hindi rin natin itinatanggi. Lahat po ng mga bagay o impormasyon na inyong narinig ay pawang mga teorya lamang at sabi ng mga ibang nakakaalam. So hindi pa rin natin malalaman dahil napakahirap nitong patunayan. Pero pa-comment ang inyong komento hinggil sa usaping ito at dudugtungan pa natin ito. Mag-ahanap pa tayo ng mga topic na ganito ang nilalaman. Hanggang doon lang muna, muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako ay nagpapasalamat sa inyong walasawang pagsuporta. Kayo mag-iingat mga utol. God bless. Keep safe. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.